Bakit naman? Gagawin naman yun ang uwi. Kumapit ako sa magkabilang braso ng dalawang babae. Nabigla pa sila ngunit hindi inalis ang mga kamay ko. Napagitnaan nila ako habang si Nikki ay nasa gilid naman. Freya nga palang pangalan ko. Ako po si Leia, Ate Freya. Ngumiti sa akin ang naka-ponytail. May naman po ang pangalan ko. Tapos si Nikki po siya. Tinuro nito si Nikki. Hi Nikki, hi Leia, and hi May. May smiled at me. Maglalakad lang po tayo, ate. No problem, gusto ko rin ma-explore ang town nyo. Lumabas kami sa malaking gate ng Buko Farm. Nilingon ko iyon at binasa ang nakamarkang pangalan doon. Sev Coco Farm. Kalsada ang nilabasan namin at may mangilan-ngilan ng tricycle na dumadaan. Malayo ba yung school nyo dito? Hindi po, isang sakay lang po ng tricycle. Tinuro pa ni May kung saan yun papunta. May private school ba? Nikki arc her bro. Malayo ateng, pero maraming gwapo. Ano ba, Leia? Hinagisan nito ng kumpol ng dahon ni Leia na kinuha niya sa nadaanan naming puno. Puro ka gwapo. Gwapo ka rin ha. Leia and May both laugh at the comical look of Nikki. Mukha itong nandidiri na ewan. I laugh. Gwapo ka na nga, Nix. Ate, gwapa ako. Period. Umirap ito na ikinatawa namin ulit. Bumilis ang lakad niya at lumiko ng daan. Wala na sa kasadang tinatahak niya. Mistulang iskinita ulit iyon. Sumunod kami. Dinaanan namin ang pathway na may mangilan-ngilang bahay ngunit layo-layo. Doon na, ate. Kumalas si Leia at dumiretso sa may kalayuang bahay. Malayo yon sa mga kapitbahay. May puno ng mangga sa gilid. Ang bahay ay gawa sa sawali. May teresa pang kahoy sa labas at mga bangko. Bahay nila Nikki, ate. Ang tatay naman niya ay nagtatrabaho rin sa pamilya ni Sir Kian. Tara! Hinila ako ni May upang bumilis ang lakad namin. Dinatnan pa namin si Leia na nilalabas ang mga dala ko at nilalapag sa maliit na mesa. Kain daw po muna tayo at baka matunaw ang buko pandan. Wala pa kasing ref. Okay lang, wala ba ang nanay ni Nikki? Hinila ako papasok ni May sa loob ng bahay. Naglalabada po sa bayan pero nandito po ang lola niya. May matanda roon na nakatingin sa amin. Maliit ang puting buhok at payat. Nakaupo ito sa parang rocking chair. Mano po la. Lumapit ako at inabot ang kamay niya. Pagpalain ka nawa. Ngumiti ito at humigpit pa ang kapit sa kamay ko. Balita ko kay Salvador ka raw nanunuluyan. Nanlaki ng bahagya ang mata ko sa sinabi niya. Po? Kalat po ba rito yon? Imbis na si Lola ang sumagot ay si Nikki ang tumapik sa balikat ko. Oo ate, kaya nga pati si Lola na nasa loob bahay lang ay umabot sa kanya. Ang bilis naman. Sa bagay halos lahat ng tao siguro rito nagtatrabaho sa kanya. Dito na ate, magtatahi lang tayo ng beads dito sa gown. Nilabas ni Nikki ang lumang manikin. May tube gown iyon na mahaba. May hati ang para sa dibdib. May pad lang at malinaw na lahat hanggang sa ibaba. Pangbaba lang ata ang magsisilbing tabing kapag sinuot iyon. May slit pa na abot yata hanggang singit. Ikaw ang gumawa nito? Hinagod ko ang gown at nilingon si Nikki. Of course, the one and only. Pero papagandahin pa natin. Pumalakpak ito at nilabas ang isang box na puno ng beads. Inabutan din kami ng karayom at sinulit. Bakla, disqualified ka na agad niyan. Si Leia. Noong henerasyon namin ay pang Maria Clara ang damitan, hindi ganyan. Si Lola na nakaupo sa bangko. La, pang Miss Universe ito. Pumilantik ang daliri ni Nikki at uminom ng soft drinks. Sa buong pagtahi ata namin ay puro asar lang kay Nikki ang naging usapan. Maging si Lola ay nakikitawa. Umabot na ng alas 5, hindi pa rin kami tapos magtahi. Lola, pakakainin niyo pa kami rito? Si May na nakanguso at nakatingala sa langit. Kita doon ang isang palubog na araw. Walang problema. Ngayon pa na nandito si Miss Freya. Ngumiti ito sa akin bago kumagat sa tinapay. Anong oras uuwi ang nanay mo, Nikki? Parating na yun, Ate Freya. Oh, ayan na. Sabi na sa inyo parating na yun eh. Tinuro nito ang may katabaang ginang. May hawak pa itong batang babae sa kamay niya. Kasunod nito ang tatay niya na nagulat matapos akong makita. Ma'am Freya, nandito po pala kayo. Yumuko ito ng bahagya at lumibot ang tingin sa bahay nila. Sa tingin ko ay tinitingnan niya kung magiging komportable ba ako sa bahay nila.
Opo, nakiusap lang po akong sumama sa kanila, naiinip po ako sa bahay. Ay sige ma'am, magluluto muna ako at nang makakain na tayo ng hapunan. Salamat Tita Isme, sigaw ni Leia. Umalis ang mag-asawa at dumiretso sa loob. Inabutan ko naman ang batang babae ng tinapay. Kapatid siguro siya ni Nikki. Nikki, pakbet o. Sumobra yung luto ko. Isang ginang na nakaduster ang lumapit. May hawak pa itong mangkok sa kamay. Salamat, Tia. Nasa loob si Nanay. Hindi na, tutuloy na ako. Binigay ko lang talaga yan. Paalis na ito ngunit dumako pa ang tingin niya sa akin. Inosente ko siyang nginitian na nakapagpakurap sa kanya. Ma'am, nandito po pala kayo. Sige po, uuna na ako. Tumango ako na siya namang talikod niya. Ngayon sigurado na talagang kalat na nga sa kanila. Inabot pa kami ng isang oras sa pagtatahi bago kumain. Tinapa at gulay ang ulam. Nahiya pa ang mag-asawa ngunit sinigurado kong kumakain ako noon. Nagboluntaryo pa nga akong gumawa ng sausawan. Pinaghalong mangga, labanos at kamatis. Nilagyan ko lang ng asin. Masarap ate, mananabahan yan si Sir Kian. Tumawa sila at tinukso ako sa sinabi ni Leia. Umiling ako, hindi naman yun madalas kumain sa bahay. Hindi ko pa siya naipagluluto. Tumutulong lang ako sa pagluluto pero yung para sa kanya talaga ay hindi pa. Umawang ang mga labi nila at napatango. Ganyan talaga kapag bagong mag-asawa, masasanay din kayo. Ngumiti pa sa akin si Tita Isme. Napainom tuloy ako bigla sa tubig. Hindi ko po siya asawa. Preya, iha, nandito si Sir Kian, hinahanap ka. Natigilan ako at nahigit ang hininga. Hindi daw asawa ha? Namula ang mukha ko dahil sa tukso nila. Nakakahiya. Tuloy ka Sir Kian, kain tayo. Dinig kong yaya ng tatay ni Nikki. Ayaw ko man ay pasimple ko siyang nilingon. Nasalubong ko pang berdeng mga mata niyang seryoso. Kunot pa ng bahagya ang mga kilay. Nasa hamba ito ng pinto, nakaputing t-shirt at denim jeans. Hindi na po, sinusundo ko lang si Freya. Ganun ba Sir Kian? Kape na po muna. Hindi po kasi tapos kumain si Ma'am Freya. Agad itong inabutan ng tasa ng kape ni Tita Isme. Pumkiano siya sa Teresa at umupo sa bangko. Sinamahan siya ng tatay ni Nikki na agad tinapos ang pagkain. Nahiya ako at mabilis din na tinapos ang pagkain. Pasensya na po, nakakaistorbo na po ata kami. Ay naku Ate Preya, hindi po. Humiling si Nikki at pinilit akong umupo ulit. Hindi na, bukas na lang ulit. Paghugas ko po kayo ng plato. Dediretso na sana ako sa lababo kaso pinigilan ako ni Tita Isme. Hindi na ma'am, kami na lang po. Ngumiti ito na kinatango ko. Sige po, maraming salamat. Thank you Ate Preya. Nagpaalam ako kay Lola na hinagod ang likod ko. Lumabas ako sa Teresa at tingin agad niyang sumalubong sa akin. Agad siyang tumayo at tinapik sa balikat ang tatay ni Nikki. Mauna na po kami, thank you po. Walang problema ma'am, sa uulitin po. Tumango ito at sinabayan pa kami hanggang palabas ng Teresa. Nauna siyang naglakad at sumunod ako sa kanya. Huminto pa ito at hinintay ako. Kahit ilang ay lumapit ako. Pasensya na, umalis ako. Hindi siya sumagot at nagpatuloy lang sa paglalakad. Galit ka ba? Next time magpaalam ka. Strict ang boses niya na ikinangiwi ko. Na-bored kasi ako. Hanggang makarating sa bahay ay hindi siya kumibo. Naligo ako ulit. I wore my teen sleep dress. Spaghetti strap yon at nalalaglag pa ang isang strap. Matutulog lang naman kaya ayos lang. Bumaba ako ng kusina para magtimpla ng gatas. Sa gitna pa lang ng hagdan ay naririnig ko ang TV na gumagana. Nanonood siguro. Sinilip ko at nakitang abala ito sa panonood. Sumusubo pa ng buko pandan. Hindi niya napansin ang presensya ko. Kaya nagpatuloy ako sa pagpasok sa kusina at nagtimpla ng gatas. Binitbit ko yon at dumiretso sa sala. Sinilip ko kung anong pinapanood niya. Basketball. Hindi ako interesado. Bala ko na sanang umakyat kaso nahuli nito ang tingin ko. Nataranta ako at napaatras. Dahil sa galaw ko ay nalaglag ang isang strap ng dress. Sumunod doon ang tingin niya at napatitig. Umatras ulit ako patalikod. This time nalaglag din ang isa pang strap na ikinalaki ng mga mata ko. Wala akong bra at litaw ang cleavage ko. Isama mo pang mainit niyang tingin. Hindi ko maitaas. Hawak ng dalawang kamay ko ang platito at baso ng gatas. Lumikot ang tingin upang humanap ng paglalapagan.
Nakita ko siyang lumayo at lumapit sa akin. Kumabog ang dibdib ko at naistatwa. Baka kapag gumalaw pa ako ay lalong bumaba ang damit. You're getting yourself into trouble. Tinaas niya mga strap ng dress ko. Naramdaman ko pa ng bahagya ang pagdampi ng daliri niya. Nilingon ko siya na ikinaiwas niya ng tingin. Nasulyapan ko pa ang pagtaas-baba ng Adam's apple niya. Sorry, hindi ko kasi maayos. Tumango siya at parang walang nangyari na bumalik sa sopa. Ngunit kita ko naman ang mariin niyang pagkagat sa ibabang labi niya. Kaya mo bang ituro ang physical education, ma'am? Tiningnan pa ako ng mariin ng principal. Wala naman akong choice. Kahit hindi ako sporty na tao ay kaya ko naman sigurong pag-aralan at ituro ang PE. Kakayanin ko po, ma'am. Ngumiti pa ako ng malapad upang ipakitang determinado ako. Okay, ma'am. Start ka na po bukas. Kulang po kasi kami sa guro para sa subject na yon. Hindi po kalakihan ang sweldo pero tumataas naman po. She shakes my hands. Gumaan ang pakiramdam ko na makabalik ako sa pagtuturo. Kahit hindi ako pinapagastos ni Kian ay nakahihiya pa rin maging palamunin niya. Thank you po, ma'am. Ngumiti siya at nakiselfie pa bago ako hinayaang makaalis. Malawak ang school at kada building ay tigdalawang palapag. Marami-rami ang mga estudyante at halatang may kaya sa buhay. Tulad sa dati kong school ay halo ang mga estudyante. Simula elementary hanggang senior high school. Napaupo ako sa waiting shed malapit sa guard. Nagpasama lang ako kay ate pa papunta rito. Hindi na ako nagpahintay. Busy siya at hindi kakayanin ang oras niya. Problema ko ngayon ay kung paano uuwi. Magtatanong na lang ako sa guard. Dapat yata ay nagpasundo ako kay Kian. Pero baka abala naman yun sa opisina niya. Abala kay Mila. Lalapit na sana ako kaso nahiya nga lamang matapos makitang abala ito sa record book sa mesa. Lumabas na lang ako ng gate. Mag-aabang na lang ako ng jeep papunta roon. Mataas ang sikat ng araw. Ginamit kong panangga ang hawak na brown envelope. Hindi pa nakatulong ang suot kong long sleeve at thick skirt. Mainit at maalinsangan. Nang haba pa ang leeg ko kakalingon ng jeep, ngunit naningkit ang mga mata matapos makita ang sasakyan niyang papalapit. Tumayo ako ng diretso at hinintay itong makaparada sa harapan ko. He rolled down the driver's seat window and looked at me coldly. Hop in. Hindi na ako nag-inartet kaagad na pumasok sa passenger seat. Pagkalagay ko ng seatbelt ay agad niyang pinaandar ang sasakyan. How is your job hunting? Hindi ko alam kung sarkastiko siya o hindi. Hindi ko kasi sinabi mag-a-apply na ako ngayon. Start ko na bukas. What time? 7:30 a.m. Nilingon ko ito at nahuling bahagyang nakanguso. Okay, iahatid kita. Na-alarma ako at mabilis na umiling. Hindi na. Kaya ko naman. No, I insist. Malayo at baka mahuli ka sa klase mo. Tumango na lamang ako at hindi na pinilit ang gusto. Convenient naman din yun para sa akin. Kaya lang ay baka hadlang naman sa oras niya. Birthday ng anak ni Mang Isko, pupunta tayo roon. Napalingon ako sa kanya nang wala sa oras. Tiningnan ko rin ang suot ko. Seryoso siyang dadalhin ako sa birthday? Pwede bang magpalit muna ako ng damit? Kumunot ang noon nito bago tiningnan ang suot kong short sleeve shirt. Okay. Inayos ko ang floral dress na suot ko. Sleeveless yun at pits sa taas. Sinuklay ko lang ng maayos ang buhok ko at nagsuot ng peach na headband na may telang balot. Let's go. Pinagbuksan niya ako ng pinto ngunit ang tingin ay nasa akin pa rin. Hindi rin nakatakas sa paningin ko ang paghagod niya ng tingin sa suot ko. Marami bang bisita? Umayos ako ng upo at lumingon sa bintana. Siguro, gagabihin tayo. May inuman. Pinagkibit balikat ko ang sinabi niya. Hindi naman mawawala ang inuman sa handaan. Hindi naman kalayuan ang pinagtigilan ng sasakyan. May pathway din doon tulad kila Nikki. Pinarada niya sa gilid ng puno ang sasakyan bago lumabas. Tara! Pinagbuksan niya pa ako ulit ng pinto. Nilingon ko pa ang kahoy na bahay. Maraming mesa sa labas at may isa pa na mahabang mesa. Halos mga trabahante niya ang bisita. Ate Preya! Nakita kong kumaway si Nikki. Kaya naman kumaway ako pabalik. Nasa isang mesa sila sa labas at may mga plato sa harapan. Bahagya po ng laki ang mga mata ko. Matapos maramdaman ang kamay ni Kian sa bewang ko. Nilingon ko ito ngunit seryoso lamang ang tingin niya. Dumako ang tingin ko kila Nikki na kinikilig doon sa pakyano nila. Napailing ako at huminga ng malalim. Ganito talaga ang galawan niya. Dapat hindi na ako nabibigla sa dalas niyang gawin ito.
Sir Kian, Ma'am Preya, dito. Kumaway si Mang Isko na sinundan namin. Inabutan kami nito ng plato at giniya sa mahabang mesa na may nakahandang pagkain. Sino pong may birthday? Tanong ko bago sumandok ng kanin. Itong binatilyo ko, Ma'am Preya, 21 na. Tinapik nito sa balikat ang lalaking katabi. Pamilyar siya pero hindi ko madalas makita sa farm. Happy birthday! Nakangiting bati ko. Nahihiya pa ito at napahawak sa batok niya. Sus, nahiya pa. Kay Sir Kian na yan. Huwag mong popormahan. Biro ni Mang Isko. Alanganin akong ngumiti at nilingon si Kian na nangingisi. Feel na feel naman niya. Tang talaga. Happy birthday, Nilo. Inabutan niya ito ng sobre na nahihiya pang kunin ng huli. Salamat po, Sir Kian. Ang ganda po ng girlfriend niyo. Thank you. Agarang sagot ni Kian dito. Gusto kong magprotesta ngunit naakbayan na ako nito at hinarap sa mga pagkain. Nagpatuloy na lang ako sa pagkuha ng pagkain kahit nakasimangot ng bahagya. Bakit hindi niya itinatangging girlfriend niya ako? Saan ka, Popkiano? Tanong nito. Lumibot muli ang tingin ko at tinuro ang mesa nila Nikki. Giniya niya ako roon at inilapag sa mesa ang plato. Pinaghila ako ng upuan at pinaupo. Akala ko'y aalis na siya ngunit nagulat ako maging sila Nikki. Noong pumukyano ito sa tabi ko. Napigilan ko pa ang paghinga ko at natikom ang bibig. Sir, dito! Sigaw mula sa mahabang mesa kung saan ang mga nagiinuman. Kain muna! Sigaw nito pabalik. Hindi na sila nagpumilit at hinayaan kami. Tahimik ang tatlo at hindi nagsasalita. May't mayang nagbubulungan at humahagik-hik. Binaliwala ko at kumain na lamang. Hindi nga lang matiwasay at nilapagan ako nito sa plato ng hinimay na karne. Ayaw mo ba? Bulong ko sa kanya. Lagi niya kasing inilalagay sa plato ko. Hindi ko na tuloy magalawang ulam sa plato ko. Just eat. Hinimay din nitong maging ang karne sa plato ko. Ay, langgam! Sabay pa kaming napalingon kay Nikki. Ano sir, may langgam. Ang sweet kasi. Ngiwi nito. Umiling siya at nangingiting nagpatuloy sa pagkain. Ako naman ay pinanlakihan ng mata si Nikki. Nag-peace sign pa ito na ikinatawa nila May at Leia. Mila, buti nakarating ka. Natigil ako sa pagsubo at halos maestatwa sa inuupuan. Nagdadalawang isip kung lilingunin ko ba si Mila. Pasensya na po. Mang Isko, nahuli ako. Happy birthday, Nilo. Napalunok ako at mas nanliit sa malamyos nitong boses. Salamat ate, kain ka na. Dinig kong yaya ni Nilo. Ngunit mas naagaw ng atensyon ko ang nagagalak na itsura nila Nikki at ang pasimpleng pagsulyap ni West kay Mila. Ate Mila, dito! Hindi ko alam ngunit ng lamig ang puso ko. Lalo pat nakaabang nang tingin ni Kian sa dalaga.